Diyos, sa ngayon sa'yong pagandang loob, mga kasalanan ko iyong pawid, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap kahit na sa mga ito hindi tayo karapat-dapat. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng Obispo, Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuan natin ng ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mabunti nating pamamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapumabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay ay gumagawa at gumagawa ng kabutihan, ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos, at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises,
Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging tulad ng mga panahon ang tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto ay kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yung kapasiyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi." Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ng patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang magagawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya.
Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayo makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Sa Moises na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo paniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, sa ating mga pagbasa, lalatigit sa mabuting balitang ating napakinggan. May mga salita ho na ibinigkas ang ating Panginoong Jesucristo na maaari nating dito ituon yung ating pagninilay sa pagkakataong ito, na sinasabi niya, kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. No? Kaya mainam natin na itanong sa ating sarili, do we have the love of God in our hearts? Meron bang pitak sa ating kalooban o sa ating puso na minamahal natin ang Diyos? No? Hindi natin masabi. Pero, mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng paglalahad ng ating Panginoong Jesucristo na mga merong nagpapatotoo sa Kanya na Siya ang sinugong Mesiyas ng Diyos Ama, mga minamahal kong mga kapatid, sa atin din buhay bilang mananampalataya, may mga patotoo din na ang Diyos lagi tayong minamahal, no? Sa ating pamuhay. Yun nga lang ni mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ng mga Israelita at kagaya rin ng mga Hudiyo na ayaw maniwala sa patotoo ni Kristo, tayo din minsan ayaw din nating paniwalaan yung mga patotoong binibigay ng Diyos sa ating buhay ng natanda ng Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga ho, hindi nagkakaroon ng pag-ibig, walang pitak sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos, dahil sa ordinaryong takbo ng buhay, hindi natin makita, no, na gumagalaw sa atin ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagkakataong ito, talastasin natin, ano ba yung mga testimonya, prueba, na lagi tayong minamahal ng Diyos at hindi kailanman niya tayo pababayaan. Una, mga minamahal kong mga kapatid, yung katotohanan na tayo bilang mga tao sa harap ng Diyos, tayo ay mga maruropok na nilalang. No? Bilang isang patunay, mga minamahal kong mga kapatid, no? The reality that in front of God, we are fragile. Marurupok tayo, mga minamahal kong mga kapatid. At dahil sa katotohanan ng iyon, na tayo ay madaling mahulog sa tukso, madaling mabasag, ika nga, dun tayo, minamahal ng Diyos. Yun lang nga niho, mga minamahal kong mga kapatid, bilang tao, no? Minsan hindi natin matanggap na tayo marurupok. No? Either way, tayo po ay minsan ay nagiging proud sa sarili
Kaya pag tayo ay nakagawa ng masama, yung masamang ginawa natin, ginagawa nating tama. O di kaya, dun sa kabila tayo pumupunta. Pag nakagawa tayo ng masama, we pitied ourselves. No, inilulugmok natin yung ating sarili to the point na hindi natin at iniisip natin sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. No? Minamahal kong mga kapatid, kaya nga minsan, minsan ang ilang mananampalataya ayaw pumasok ng simbahan. At sasabihin, eh, Father, ako po yung makasalanan, ayaw ko pong pumasok dyan, baka masunog. Hindi mo masusunog. Wala pa ho nakabalitaan na isang makasalanan pumasok sa simbahan, kinidlatan at napugnaw dun sa harap ng simbahan. Ang alam ko, may isang makasalanan pumasok ng simbahan, paglabas, nagbagong buhay. No, maminamahal ko mga kapatid, yun ang tanda ko at yun ang alam ko. No, kaya nga itong puok panalangyan, isa ring ospital. Ospital na mga makasalanan. Dito tayo pinapagaling ng Diyos. Not in an instant way, no, bagkus, unti-unti. Kaya nga ho, mga minamahal yung mga kapatid, yung katotohanan tayo marurupok na nilalang. No, sa harap ng Diyos, yun ang testimonya, yun ang pureba na tayo'y minamahal lagi ng Diyos. Dahil sa katotohanan nga na tayo marupok, palagi niya tayong aalalayan, palagi niya tayong iingatan para huwag tayong magkaroon ng lamat o di kaya ay mabasag. Pero tatandaan ho natin mga minamahal kong mga kapatid, magkaroon man tayo ng lamat, mabasag man tayo, ang Diyos, kaya-kaya tayong ayusin at ibalik sa orihinal nating katatayuan bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po yung panahon ng Kuwaresma, ito po yung pagpapaalaala din sa atin na minsan sa kasaysayan, bilang mga makasalanang tao, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. No? At pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na pureba at testimonya na tayong minamahal ng Diyos para magkaroon ng puwang sa ating puso. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin araw-araw, mga minamahal ko mga kapatid, ay tayo bilang mga nilalang kinakailangan ng tulong ng puong may kapal. Kasi mga minamahal ko mga kapatid, kagaya din bilang tao, ano ho, kapag tayo ay proud sa sarili o di kaya ay yun, we pitied ourselves, no, we disregard the help of others. We forget, nalilimutan natin na kinakailangan natin ng tulong ng Diyos to strive to perfection o to strive to holiness. No? Kasi ang ginagawa ho natin, yung daan patungo sa pagiging banal, ano, sinasarili natin. Nakakalimutan natin na kinakailangan natin ng tulong ng Diyos para magawa ang mga bagay na ito. Kagaya tignan nyo po yung mga Israelita. No? Dahil nalimutan nila yung Diyos na hindi nila nakikita na nagligtas sa kanila sa pang-aalipin sa Ehipto, ayun, sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. No? Hindi sapat sa kanila yung kumbaga ay tulong na ginagawa ni Moises bilang propeta, kung ba sabihin natin, propeta ng Diyos, no? Representative ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, no? Tignan po kayo sa paligid. Yung mga taong nakakasalamuhan natin, pruweba yan ng Diyos na bilang tao, kinakailangan po natin ang tulong ng bawat isa. Lalo tigit kapag tayo may iniindang karamdaman. No? Physical man yan, spiritual, emotional. No? Mga minamahal ko mga kapatid, yung kapwa-tao natin, patunay yan na ang Diyos gumagalaw sa ating buhay. Yun nga lang, ayun nga, pag tayo ay sabihin natin, we pitied ourselves, kinakaawa natin ang ating sarili, tinataboy natin yung mga kapwang gustong tumulong sa atin. No? Hindi, parang tinataboy na rin natin
yung pagmamahal ng Diyos na pinapadaloy niya sa pamagitan ng ating kapwa. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, kayaraming testimonya na ibinibigay sa atin ng Diyos na nagiging tanda ng Kanyang pagmamahal sa atin lahat. Sana, mga minamahal ko, mga kapatid, buksan natin ang ating puso upang yung pagmamahal ng Diyos magkaroon ng puwang dito upang makita rin natin na sa araw-araw ng ating buhay, andyan ang ating Panginoon, ginagabayan, tinutulungan, pinapatawad, at minamahal niya tayo. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal, ngayon at kailanman. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain sa mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pilay nagpalakad at nakirang may salat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sana kakasal.
Amin, kami adiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kanino ako
masisindak, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, ang ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't ganda'y masaksihan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling niya? Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot, kung ako'y lagi nasa piling niya? Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito'y sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat-dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carrapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Opo natin iyalay ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay. Maaari na po nating ialay ang mga bulaklak para kay Santo Padre Pio.